Maymay, Entrata. At ako po si Edward Barber. And welcome to Kapamilya Confessions. Guys, nandito po kami ngayon para imbitahan ang lahat ng ating kapamilya na nanonood ngayon. Kasi this Saturday pala, ngayon sabi, no? Sabado. Kanina pa ako. Sabano. Ngayon Sabado, guys, 8:30 p.m. sa MMK. There's gonna be our episode, hashtag MMK Gab and Max. After your moment po yun, so okay guys, hindi pa tayo nagtatapos po dyan, then meron po kami ilang minuto para po sagutin ang inyong mga tanong. Pero bago po namin simula ng tanungan, kailangan muna naming sumabak sa MayWard through the years. So let's start. Questions na to. Okay. Hugot? So, gamitin mo yung word na hugot sa isang parang Dear Edward, tama po ba? Ah, talaga ba? Tama po ba? Dapat yung word na to meron doon sa sasabihin namin. Go muna. Dear Edward. Ano? Dear Edward. Okay, hugot naman yung pera sa wallet ko. The best and most beautiful mukha. Iglesero! Eh, fun fact, ganyan talaga si Gab. Iglesero din siya, nagtataglish siya. So, excuse. Ito, next word, sulat. Dear Edward, isusulat ko ang lahat ng journey na meron tayo simula nung lumabas sa PBB hanggang sa kung anong meron tayo niya. Ano? You know, kanina ang baba ng energy ni Maymay. Pag may basta may hugot, okay na siya. No? Ang lambot-lambot ng piski mo, favorite. Next. Masarap. Teka lang. Dear Edward. Wait, guys, ano ba yung mga classic? Expectation ko love. Dear Edward. Masarap kang mag-breakfast. Ibig sabihin, masarap kang gumawa ng breakfast. Kasi, lalo na kapag taping, diba, binibigyan mo ako, tapos pinapaluto. Nagluluto siya minsan. Kapag nagluluto siya, masarap. Oo. Mas maganda na minsan-minsan lang, tapos special. Okay. Makate. Guys, ano to? Makate. I di ko alam ko how to make this cute. okay. Dear Maymay. Yes, dog. We've done a lot. Oy, talaga. And we're gonna go to a lot of places. Oh, saan? All over the world. From Asia to US to Spain, Bali, all the way to Makati. Oh, talo! Uy, galing sa akin yun. Next. Sakit. Last na. Dear Edward, napakasakit sa tuwing umaalis ako mag-isa. Kapag wala ko ang patabi. Ano to? Ano yan? Puso ko. Eh! Ah, kasi puso! Questions. May word na paiyak din po ba kayo sa kwento ni Gab and Max House Experience? Ah! Ito! Sasabihin ko sa inyo! Natulad sa camera! Hindi, ganito kasi yon. Nung kakabago palang lumabas yung story nila dun sa Rated K,
nag-trending po siya sa Facebook at saka sa YouTube. Nakita ko. Tapos pinanood ko yung rated K. Ngayon sabi ko, pumunta talaga kay Edward sa mga pinsan ko. Grabe yung iyak ko. Kasi kakamatay lang yan nung March. Tapos kailan nga po yung rated K? Yung ano nga? A few days after. Oo, tama. Mga April. First week yata ng April. Tapos, pumunta agad ako kay Edward. Pumunta ako sa pinsan ko. Sabi ko, nakakaiyak to. Kasi dabi yung luha ko. So, nakakaiyak to. Dahil tingnan nyo naman dahil. Tapos sabi niya, naman yan. Kasi every time po sinanood ako ng mga story na mga nakakaiyak, sila talaga yung sinasabi ko. Kaya parang nagsasawa kasi sa mga ganun ko. Pero hindi nila alam. Sobrang sakit. Puta na nga. Nakita pa yung umiyak ako. Ako, ayoko manood ng mga ganyan stories. Pag may mga lumalabas na ganyan. Kasi hindi niya na... Kasi sensitive akong tao. So, pumapasok talaga sa puso ko yung mga obigat na nangyayari. So, I didn't watch it. At actually, the week we got the script, si Maymay, unang araw, unang gabi pa lang, binasa niya lahat. Pero bago yun, nalaman natin na sa... na tayo yung magpo-portray nung nasa Norway kami. Bago lang, kailan yung Norway nga? September? October. October yung ano Norway. Tapos sinabi na Gab and Max, sabi ko, sino to? Tapos nung sinerch ko na, sabi nila nasa rated ko, ito yung nakita ko! Tapos parang, grabe ba sa amin binigay? Tapos, ayun, parang honored kami na binigay ng MMK sa amin ito. Kasi, first... ako malaking bagay kasi na-inspire talaga ako sa buhay ni Max. As I was saying before, Maymay read the whole script straight away. Ako ayoko talaga kasi pumunta siya sa akin. At after she read the script, umiiyak siya. kasi dapat pag nanonood... May luha dito. Dung! So ayoko basahin. Kasi dapat pag nagbabasa ka ng script, dapat wag mo munang... Ipasok. Kasi ang hihira. Ang sakit talaga yung script, guys. Pero ikaso, sobrang sakit ka talaga. As in, totoong buhay siya na masakit. Pero guys... Uy, umiiyak ka din! Yeah, umiiyak. Umiiyak ka din. Rewind! Ay, sige. Naiyak din siya. Ito, by Lea Baldomero. Sino sa inyo ang una madalas mag-text ng good morning at good night? Mukha ko talaga. Pero minsan wala namang good morning or good night. May, yo! Hey! Bago to ka. Okay, next question. Siya. Ako lang. Pero mas tawag ako. Kasi natamad-hamad next. From Denise Moraga. Denise Moraga. Para sa inyo po, what makes love unconditional based po sa kwento ni Gab at Max? Based sa love, unconditional love. Ano nga yung unconditional love? Based sa kwento ni Gab and Max. Well, that's sorry, first of all, before you say, yun ang perfect example ng unconditional love. Yung story nila. Kahit teens pa sila nung nangyari to. Unconditional love talaga to. So if you need an example, this first story. Love never dies. May S ba? Or die lang? Dies. Tama. Kinabag. Okay, at saka kung paano yung nabuo yung friendship nila hanggang sa naging sila, tas true love na. Tas ayun, siguro... yung unconditional love na yun, kung paano nila tinanggap yung pagkakamali nila sa past, tas mas minahal pa nila lalo yung isa't isa dahil sabay silang nag-grow. Tama. As in, pansinin niyo nga, without giving too much of the story, there were times where they were not together. So, they had to grow by themselves for each other. And yung perfect example ng unconditional love, nung nagkaroon ng cancer si Max, hindi umalis si Gab. Kahit everything was against him. Family, even school. Dami na, no? Tamang sitwasyon. Daming hindi niya iniwan si Max. Pati si Max, may times na... Gusto mo, ikwento na natin. Last two questions. Ito. From at Lovely Perolina. Ano po isang bagay na nagpapakilig sa inyo? Pag umiihi ako. Uy, grabe. Alam mo yung... Ano ba yan doon? Baka nag-lunching ba dito? Sorry. Hindi, nagpapakilig po sa akin kapag sinurprise ako talaga na hindi ko alam kahit isang clue. Kasi kapag alam kong nag-surprise ka, nararamdaman ko yun eh. Agad kong malalaman ang surprise ko.
hindi ko nahuhulaan. Tapos kapag hindi ko nahuhulaan, tapos may price pa ako, doon ako kinilig na bonggang-bongga. Tapos kapag malapit yung mukha sa mukha ko, yun, kinilig din ako. Good to know, good to know. And then, ako po may compliment. As in, especially if there's a compliment from either Maymay or someone that I love and respect. Or parang I admire. As in, dumumula yung tenga ko, cheeks ko, buong mukha. Kitang-kita. As in, halata pag kinikilig ako. Ito naman, from Pia De La Fuente. Nakausap niyo po ba si, as a personal, si Gab? Ano po yung mga napag-usapan niyo? Actually, the first time, kasi nag-workshop ko ni Maymay isang beses. At pumunta si Direct Kevin, director namin. At nakilala namin si Gab. And, kinausap namin siya, yung mga experience. He's a very, very strong guy. So very bad. Brave guy. Pero, kita pa rin na, of course, who else wouldn't? Heartbroken pa rin siya, which is very, very understandable. Pero, ito yung first time na nagkaroon kami ng project. Na, as in, sobrang kakaiba kasi, kilala namin yung pinoportray namin. We know, I know, I met the guy that I'm being in the in the episode. At iba siya. If you look at Kambat, mahirap talaga i-internalize na paniki ka, diba? Ito, this is a guy who lost the love of his life. And I shook hands with him, I hugged him, we talked to him. So, dun pa lang, ramdam namin yung kwento niya. And yung buong wish namin sa buong MMK is that we give his story and Max's story justice. At saka ano din po, hindi lang si Gab lang po yung na-meet namin, pati yung pamilya po ni Maxine. Max, nandun din, tas kinwento nila kung paano si Maxine, kung gano'n siya ka-positibo sa buhay niya, kung gano'n siya katalino at ka-active sa school niya. Ang dami namin nakuha, lalo na yung mga nuances ng mga ni Gab at saka Maxine, na sobrang nakakatulong sila. Tapos masaya kami sa pamilya ni Gab at saka ni Maxine na talagang binahagi nila yung kwento ng dalawa para ma-inspire yung mga tao sa, na makakita po ng kwento nila. Iba talaga kasi parang 3 days pa lang nakilala namin si Max. It's weird, we felt her on the set. Gab. So. Si Gab too. Hindi, si Max. Parang even after 3 days of taping, it's sino like... Sino nakikilala mo? Nakita mo si Max? Hindi. Ay nako, may... Ay, ano? Paano ba? Kasi we live their lives. Ah, okay. Kaya, so parang kilala ko na si Max. Okay, so... Nako, parang halatang sabaw na si Maymay. Pero guys, thank you mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions. Now guys, remember, if you want to watch this episode again, don't forget to subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Down below. May down below. Ay, oo. Pwede down below. Don't forget to click to subscribe and click the notifications button as well. Pero ako po si Edward Barber. Ako nga po si Maymay Entrata. And we are signing off. Bye-bye. It's for you, Max.